What's up mga kamusmos? So kahapon, nagpa-vaccine kami. Ano pa vaccine? Nagpa-swab test kami. And you guess what? Positive ako sa COVID. So now, andito ako sa kwarto. Diyos ko. Kasi wala namang message. Wala akong internet sa sasakyan. Sabi ko sa driver, wala akong internet pa connect naman. So ayo ikinonect niya nga ako. Andito ako sa room ko. Diyos ko, natatakot ako. Kinonect niya ako sa internet niya kasi may unlimited nga silang data. So nung binuksan ko yung Alhosson, may tinanong. Nagtaka naman ako. Sige, sinagot ko lang. Pagkatapos, lumabas yung red. Pag red kasi positive. Ang tanong ko lang, paano ako magkakaroon ng virus, hindi naman ako lumalabas. Ano ba yan? Natatakot naman ako. Tsaka nagtataka ako, di ba vaccinated na ako? So ibig sabihin, hindi totoo yung vaccine. Unang-una, hindi naman ako lumalabas. Pangalawa, vaccinated ako. So paano nangyari yon? Gumamit kasi ako ng nung meron dong isang mask. Pero paano naman magkakaroon ng virus yun? Tsaka wala naman ako sintomas. Ngayon lang, nung nalaman kong positive ako, syempre, first reaction ng lambot, natakot, natuyuan ako ng lalamunan kasi nga natakot. So, ay nako. May mga false positive kasi sana ito ay isa lang sa mga false positive kasi yung kaibigan din ng may kakilala rin kami na nag-positive siya tapos nagpa-retest siya 3 times. Negative naman. So, false positive lang yon. So, dapat i-retest nila ako, no? So, ilang mga kamusmos. Unpositive. Kahapon lang kami tinest. Around 2, so 3. Time check. It's 9. So, almost 10. So, 3, 12. Less than 24 hours, lumabas yung result. Hindi ko na ngayon alam kung anong gagawin ko. Tinatawag ko yung Alhosson. Mahirap namang kontakin. So, yun lang mga kamusmos. Hindi ko alam kung ipopost ka ito kasi mag-aalala yung mga pamilya ko. So, i-document ko na lang. So, day 1 natin. Sunday, it's February 7, 2021. I tested positive for COVID-19. So, yun na nga. Kapag positive ka, nung nalaman nilang positive ako, bigla na lang para silang natakot sa akin. Ganun talaga yung first reaction mo. Kahit ako nga, pag may nalaman akong may positive sa tabi ko, ganun din ang reaction ko. It's normal reaction ng mga tao. Hindi naman yung discriminatory. Hindi naman sila nandidiri sa'yo. Kaya lang cautious sila. Kasi nga, it's not a joke. So, tinawagan ko yung Alhosson app. Tapos, sabi doon, tumawag daw ako sa hotline ng Abu Dhabi Emirates. 800-1717. Tinawagan ko naman yung hotline na yon. Sabi naman nung nakasagot, pumunta raw ako dito sa Cavite, sa Convention Center sa Cavite. Sila i-test daw nila ako doon. So, kain ako. Sino kaya ang driver ang malakas ang loob magdala sa akin doon? So, ayun. Sinabi ko na doon sa driver na isa. Ang utos naman sa kanila, bawal akong bawal lumapit sa akin. So, sabi ko maglalakad ba ako? Bawal din daw lumabas. Hi! Sabi niya, maghintay-hintay na lang daw ako. O sige, basta ako, ginawa ko na yung part ko. Sabi nung in charge dito, tumawag daw ako sa Alhosson. Ginawa ko na yung part ko, tumawag na ako. Yun ang sinabi nila sa akong instruction. Sinabi ko sa kanila, ayaw naman nila. So, hintayin ko na lang. Nako, wala naman akong sintomas. Kaya lang, nung nalaman ko nga, ayun. Nanlambot lang ng konti kasi. Pero nagtataka ako, paano ako magiging positive? At, vaccinated ako. Kakatakot, no? May kasabihan pa naman tayo, kung hindi ukol,
hindi bubukol. Naku, ito na yata ang tadhana ko. Huwag pa sana akong kukunin ni Lord kasi hindi pa tapos yung bahay ng mga kapatid ko. If ever nakunin nila ako eh, at if ever nakunin na ako ng lumikha, hanggang doon na lang talaga ang buhay ng tao, di ba? Pero wala naman akong simptomas. Normal naman ako. So update, andito pa rin ako sa kwarto, naghihintay pa rin. Kasi mainipin nga ako, hindi ako sanay nang naghihintay. Gusto ko na dun sa quarantine facility. Dahil syempre, kahit pa paano, gusto ko rin maranasan yung experience doon sa quarantine facility. Tsaka naniniwala ako na false positive ako. Siya nga pala si Nurse Even nga, positive din siya. Meron siyang first dose ng vaccine. Isa siyang nurse sa United Kingdom. Ako naman nakadalawang dosage na. Kasi hindi naman, hindi naman nangangahulugan na vaccinated ka, hindi ka natatabla ng COVID. Pero hindi ko naman kiniklaim na may COVID ako. Kaya lang, lumabas sa result na positive ako. Nakatakot ako kasi maraming namatay sa COVID na mga sikat na personality. Si Lloyd Cafe Cadena namatay. Tapos yung bodybuilder na hindi naniniwala sa COVID namatay. Tapos yung mga doktor namatay. Ang dami, no? Sana naman. Wala naman akong symptoms. Okay naman ako, normal. Kaya lang, pag natetense kasi ako, nagbabago yung temperature ko. Pag nagagalit ako, nanginginig ako, ganyan. Pag nagagalit ako, hindi mang nagagalit ngayon. Kaya lang, pag natetense ako, nag-iiba yung timpla ng katawan ko. Tulad ngayon, natetense ako, nag-iiba yung timpla. Parang umiinit ako. Kasi nga, ganun ako pagka yung natetense. Pag kinakabahan. Kahit nung bata pa lang ako, pag nung may dumaang patay dun sa may eskwelahan namin, grade 3 ako noon. Tapos, syempre, may mga plato pa nung araw sa eskwelahan. Natapik nung kaklase ko yung plato, nabasag yung isa. Ngayon, hindi naman ako nakatapik. Ang sabi ng teacher, kasi syempre, mga bata, may nagdaan sa bintana ng patay, maririnig mo yung hindi kita malilimutan. Takbuhan kami sa may bintana, kasi tabi kami ng kalsada, tapos elevated yung room namin. May nabasag na plato, narinig ni teacher, pinaupo kami. Tapos sabi ni teacher, yung kinakabahan, yun daw yung nakabasag. Kahit hindi ako nakabasag, kinakabahan ako, malakas yung kabog ng dibdib ko. So ako ang nagpalit ng plato, ang ginawa ko. Pag uwi ko, pinagplanuhan ko kung paano kong mapapalitan yung plato. So ang ginawa ko, hinintay ko makatulog si tatay, tapos kinuha ko yung isang plato. Uso pa nun yung may drawing sa gitna na yung parang mga prinsipe, yung kulay brown green na ganon, yung mga plato nung araw, isinilid ko dun sa pagitan ng dalawa kong libro. Tapos ayun, pumasok na ako. Tapos ibinigay ko kay teacher yung kapalit ng plato. Take note, hindi ako yung nakabasag. Kaya lang, pag ganong mga pangyayari, kinakabahan ako. Ewan ko kung bakit ganon ako. So, same thing ngayon. Dahil tense ako, medyo uminit yung aking temperature. Ganon talaga ako pag natetense. Yun lang mga kamusmos, na-share ko lang. Naghihintay pa rin ako kung ano mga susunod na mangyayari today. Update ko kayo later. So yun nga mga kamusmos, andito pa rin ako sa room. Time check. 11:05 in the morning. So, niready ko na yung bag na dadalhin ko. Nilagyan ko ng Siyempre may sabon, wala ng shampoo, tsaka toothbrush, tsaka konting toothpaste lang. Tapos lip balm, Bics, lotion. Ayan, nagdala ako doon. May chewing gum ako doon. Tapos, dalawang damit na pantulog yun. Long sleeve na shirt, tsaka pant trouser na soft. Tapos, ano pa ba yung nilagay ko? Jacket, kasi magiginawin ako. Charger.
Tapos meron kasi ako doon mga gunting, itinanggal ko, nilagay ko doon sa ano, sa cabinet, kasi syempre bawal din sa quarantine. Baka isipin nila magpakamatay ako. So yun lang mga kamusmos. Siguro dito ko na lang muna tatapusin itong aking ano, vlog about this day. I-post ko na ito kasi ano pa yung time ko, diba? Post ko na to para malaman nyo na positive ako. Stay safe mga kamusmos. Lagi kong sinasabi, stay safe. Look at me now, I'm positive. Hindi natin alam kung saan ko to nakuha. Have a nice day. Love you guys. Huwag kayong mag-alala. Wala akong nararamdaman sa ngayon. Okay naman ako. At hindi naman lahat ng nagka-COVID ay namamatay. Tiwala lang sa may kapal. Siya lahat ang nakakaalam ng mangyayari sa ating buhay. Hindi natin hawak ang ating buhay. Ang buhay ay iram lang natin sa may likha. Sa nagbigay sa atin ang ating buhay. Hindi ko sinasabing mamatay ako. Pero kung ano't ano man ang mangyari, tanggap ko. Malakas naman ako. Wala pa akong sintomas. Love you guys. Salamat sa mga nanonood ng vlogs ko. Stay safe.